Magandang araw po uli mga boss. Welcome uli sa ating channel. Isa na naman pong video ang ibabahagi ko sa inyo. Napaka-importante po ng videong ito sa ikatatatag ng ating bahay na ipagagawa at mga gusali. Ito po yung tungkol sa anilyo ng poste at saka ng biga. Sa biga po, yan yung stirrups. Sa poste po, yan po yung tinatawag na lateral ties. Ang minimum at maximum spacing po ng anilyo na pwedeng ilagay, no? Napaka-importante po na hindi naman po basta-basta naglalagay ng distansya ng anilyo. Kaya napaka-importante po na panoorin nyo itong video ito sa mga mahilig sa construction, sa mga nagtatrabaho sa construction, lalo na po sa mga estudyante, no? Sa civil engineering, no? Napaka-importante po nito. Kaya sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. May matututunan po tayo sa video nating ito. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, itong anilyo ng poste. Pag sinabi pong anilyo ng poste, ang tawag po dyan lateral ties, no? Kasi sa biga po, yung anilyo ng biga, ang tawag po dyan stirrups, no? Pero sa Tagalog po, parehas anilyo ang tawag dyan, no? Kaya ito po, meron po tayong distansya na ilalagay dyan. Ang una po natin pag-uusapan, yung maximum. Ibig sabihin, yung pinakamalayo na pwede pong ilagay na distansya sa mga anilyo. Sa anilyo po ng poste. Pag meron po tayong tatlong pagpipilian para mailagay po yung pinakamalayong distansya ng mga anilyo. Yan pong anilyo na yan, yung pong kwadrado na nakapulupot o nakatali, no? Diyan sa mga main bar na ito, no? Yung pong mga kwadrado na yon. Meron po tayong tatlong pagpipilian, no? Or tinatawag na options, no? Yung pong isa, short side ng column, o yung kung ito po yung cross section ng column o ng poste, 400 mm by 300 mm, 300 mm po yung isang option, no? Ito po yun, 300 mm side. Piliin po natin yung maiksing side ng poste. And then yung pangalawang option po, 16 dB raw ng main bar. So ibig sabihin, yun daw pong vertical bar na ito o main bar ng poste, yung bakal ng poste na mahahaba na ito, ita-times lang po natin ng 16. So ibig sabihin, kung ang gagamitin nating vertical bar o yung nakatayong mga bakal na yon sa poste, gagamit tayo ng 20 mm o 16 times 20 mm, 320 mm. Ayan na po yung pangalawang pagpipilian, no? Ang pangatlong pagpipilian, yung pong taba, no, ng anilyo. Kung gagamit tayo ng 10 mm na taba ng anilyo, ito po yun, no? Ita-times lang po daw natin ng 48 dB o 48 times diameter ng lateral tie, so anilyo ng poste, no? 48 times 10, 480 mm. Sa 300 mm, 320 mm, tsaka 480 mm, ang pinakamaigsi po sa tatlo, 300 mm. Kaya ito po yung pipiliin nating maximum spacing ng anilyo natin ng poste. Center to center po yan. Ayan po, no? 300 mm, center to center. Yan po yung maximum. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, kung kanina napag-usapan natin yung maximum, no, meron tayong tatlong option na pinili, no, yung short side ng poste, 16 times diameter ng bar, at saka yung 48 dB, no, ng diameter ng anilyo. Dito naman sa minimum mga boss, no, bali yung pinakamaigsi na pwede naman nating ilagay sa anilyo ng poste, no. Isa lang po yung pwede nating pagpilian pagdating sa minimum na distansya ng anilyo ng poste, at least daw 4 over 3 of gravel diameter, no? 4 over 3 pala times yung diameter po pala ng graba. Ibig sabihin, basta pumasok lang po yung graba, no? Ita-times lang po pala yung diameter ng graba ng 4 over 3.
Halimbawa po, gumagamit tayo ng madalas, no? 19mm na diameter ng graba, no? Ang tawag dyan, ayan po yung 3/4 inch crush gravel, no? Ita-times lang po yun natin yung 19mm na yan ng 4/3. Ayan, no? Yung pong 4/3 na yan, yan po yung 1.3333, no? I-multiply lang po yan ng 19mm, no? Ang answer po, 4/3 times 19mm, 25.33mm, no? Clear spacing po yan, no? Yan po yung minimum na pwede po nating ilagay sa distansya ng anilyo ng poste, no? Kung yung maximum kanina, ngayon naman po minimum, no? At least po pala 25.33mm, no? O lampas naman pala sa 19mm na diameter ng graba, no? Makakapasok na po yung graba sa distansyang ito, no? Pero sa actual po, yung unang anilyo ng poste na nilalagay sa pinakababa, no? 50mm po sa actual, no? Kahit bumaba po pala ng konti yon, na safe pa rin naman kasi po 25.33 pwede po naman pala, no? 25.33mm, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin, mga boss, no? Ito na mga biga, no? Ito na mga anilyo ng biga o yung tinatawag na stirrups, no? Dito po sa anilyo ng biga, ang maximum, ito po muna yung pag-uusapan natin, no? Pagdating po dito sa biga, no, ang nagiging basihan po para ma-compute po yung maximum na distansya po ng anilyo ng biga, no, yung pinakamalayong distansya ng anilyo ng biga, ito pong tinatawag na effective depth, no. Actually, meron na po akong computation sa effective depth kung gusto niyo pong makita yon ng step by step, no. Panoorin niyo po yung video yon, pero dito ipi-preview po natin, no. Yung pong depth ng beam, ito po yung cross-section ng biga, no? Yung depth ng beam, ito po yung pinaka-height, no? Yung pinaka-taas ng cross-section ng biga. Depth ng beam, tapos ibabawas po yung concrete cover, ibabawas po yung taba ng anilyo, ibabawas po yung kalahati ng longitudinal bar ng bakal ng biga, no? Yung natira po, yun po yung tinatawag na effective depth, no? Yung pong effective depth na yan, i-divide lang po yan ng 2, yan na po yung maximum na distansya ng anilyo ng biga, no? Ayan po, beam maximum spacing of stirrups is effective depth divided by 2. Ayan lang po yung pagpipilian natin, no? Kung halimbawa po 400mm yung na-compute na effective depth, i-divide lang po ng 2 yan. Ang answer po niyan, 200mm, pero center to center na po yung distansya ng anilyo ng biga. Maximum yon, no? Yung pong pinakamalalayong distansya ng anilyo ng biga sa may bandang gitna po ng biga yan, no? Ayan po, no? Kasi po yung nasa malapit, no, at elover 4 ng biga, mga malalapit po yung spacing niyan, no? Yung maximum sa may bandang gitna po, no? Effective depth divided by 2 lang po pala, no? Mga boss, no, hanapin nyo yung computation ko sa effective depth na video para makabisado nyo po yung computation yan. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin, mga boss, no, kung kanina pinag-usapan natin yung maximum na distansya ng anilyo ng biga, no, ng stirrups, ngayon pag-usapan naman po natin yung minimum, no. Dito po sa minimum na distansya ng mga stirrups, no, yung center to center po, no, yung minimum na pwede nating ilagay, no, dito po sa mga stirrups, ito pong nakatali na ito, no, sa biga, no. Dalawa po yung pagpipilian dyan, no. Beam minimum stirrups spacing, we have 2 options. Ayan po, no. Yung pong una, 25mm clear spacing. Yan po, no. Pero yung pangalawa, 4/3 ng gravel diameter. Ayan na naman po yung diametro ng graba, no. Ita-times lang po pala ng 4/3, no.
Halimbawa po yung gravel diameter 19mm o kaya yan po yung 3/4 inch crushed gravel, no? Na madalas ginagamit sa construction, no? Pagkukongkreto. Minimum clear spacing niya 4/3 times lang po ng 19mm, no? Ang answer po 25.33mm, no? Dalawang option, 25mm o 25.33mm, no? Pwede po pala yan na minimum po hanggang 25.33mm din, no? Pero sa actual job, mga boss, no, ang nilalagay talaga ng mga nasa construction, no, paglagay ng minimum na anilyo ng biga, yung mga mauunang anilyo na nilalagay, ang nilalagay po, ang madalas po na nilalagay, 50mm center to center po, no? Ibig sabihin, umigsiman po pala ng konti yun na safe pa rin, no? Kasi hanggang 25.33mm, pwede pa rin po pala na clear spacing. Okay, ayun lang po, no, yung naging topic natin sa minimum and maximum distance or spacing ng anilyo. Stirrups man yan o lateral ties ng poste at saka ng biga. Kung nagustuhan nyo po itong topic natin, no, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, at saka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.